ngayong halalan bilang presidente at vice presidente. Alam nyo, ang Cebu, kung sino ang dadalhin nilang kandidato, siya na uupo sa Malacañang. Ganyan makapangyarihan ang mga Cebuano! Kaya nga po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayong gabi sa ating programa, kaunting paalala lang po kaya mga mayor, congressman, lahat po na kabahagi ng unit team na gustong maglingkod sa ating bayan ay iboboto po natin. Tama! At kailangan po, bantayan natin ang ating mga boto. Kailangan maging malinis ang halalan. Inday Sara! I love you, mga tiga Cebu, mga Cebuano. Ako po ang nanay ko ay Bisaya din, Aklanon. Kaya may dugo rin po akong Bisaya. The last man standing is a Marcos. Wow. Isa ngang sigaw, hindi kami Sibuyas, tao kami. One, two, three. Hindi kami Sibuyas, tao kami. Maraming salamat po. Huwag na nating pahabain pa. Ihanda na ang mga cellphone. Bigyan nyo kami ng liwanag dahil nandito na ang inaabangan ng buong Pilipinas. Lahat tayo'y nagdiwang na nagsalit na pwersa ang pinakamalakas na agila ng Davao. Mga kababayan, ang susunod na vice-presidente ng Pilipinas, Vice President, Mayor Inday Sara Duterte! 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 At ngayon mga kababayan, ang pinakahihintay nating lahat, ang pangarap niya ay pagkakaisa. Kaya naman kasama niya ang sambayan ng Pilipino na naniniwala sa kanya. Ang pinag-uusapan, ang namumuna, ang pilit na binabagsak, ngunit lalong namamayag pa! Ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo, Cebu City, salubungin natin ang nag-iisa nating pagmamahal, ang Tigre ng Norte,
ang susunod na presidente ng ating bansa, President Ferdinand Bongbong Marcos! Rally!
Johnson karong gabi. Sumingit dyan, kuya. Kaibigan mo. Kaibigan mo. The traffic is so real. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.